Mga kapuntos, magandang araw po. Welcome na naman sa ating Punto por Punto. At sabi po ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muni si kapatid Kapuntos Francis Pilinyo. Ayon po sa ating pagsasaliksik sa ating Facebook page, Kapuntos sa Father Darwin, ang tanong ay galing sa ating kapuntos na si Mitch Jerome Cabalosa. Bawal po ba kumain ng dinuguan? Salamat, Father Darwin. God bless and more power po. Pakisagot po ang katanungan. Ito po ang ating paglilinaw, kapatid, sa aral ng mga Hudyo. Bawal talaga na kakainin ang mga dugo. Pero sa pagrating sa ating Panginoong Hesukristo, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 8, ito ang kanyang sinasabi. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So kita ninyo mga kaibigan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Dahil sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, kahit ang kanyang dugo pwede nang inumin eh. Sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 53. Sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kakainin natin ang katawan ni Kristo at inumin natin ang kanyang dugo. So sa pamamagitan ng tinapay, nandyan na ang buong Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Hindi niya ipinagbabawal kahit ang kanyang dugo ay ating ipainom para sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ang pumasok sa ating bibig ay hindi daw makadumi sa atin. Ating mabasahin ang pahayag na naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 7 verse 19. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So kita ninyo mga kaibigan, ang pagkain pala na ipinapasok sa ating bibig ay hindi makarurumi sa atin, kundi yung mga maanghang na salita, mga hindi mabuti na mga salita again sa ating mga kapatid. Therefore mga kaibigan, larong-laro sa pahayag ng ating Panginoon Hesukristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Base sa talata na ating binabasa. Yan po ang punto por punto na sagot natin sa magandang katanungan. Fight Ti Maria, the tax safety with a humble heart.